Okay, yo, again, good afternoon po sa inyong lahat mga boss. Welcome back again sa ating YouTube channel. Time check, ano oras na ba? 4:20 na ng hapon dito sa Cayman Island. Ayan, lumabas tayo kasi may tiningnan tayo. Doon lang malapit. Nandito tayo ngayon sa Georgetown, pinaka-sentro. Medyo balisangan pa, mainit pa. Ano, tahimik na tahimik ngayon dito kasi walang ganong masasakyan kasi holiday. Constitutional day nila ngayon. Bali, ito na yung kalawang holiday na dinadna natin dito. Nung una birthday pala ni King Charles, bagong hari ng England. Ayan. Tago tayo, medyo mainit. Ayan, dito. Tabi yung dagat na yun, no? Tabi yung dagat na rito. Walang ganong mga sasakyan ngayon.
Okay, yan po mga boss. Good morning po sa inyong lahat. Yan, Martes na umaga rito. Yan. Okay naman yung panahon. Kahapon wala tayong pasok kasi holiday. Constitutional day dito sa Cayman Island. Wala tayong pasok kahapon. Ayan. Ngayon, umaga na to. Yung araw na to, magkakabit tayo ng wallpaper ngayon. Ayan. Baka yung magkakabit natin yung ano, yung trabaho natin nung nakaraan kasi yung merong isang pader na hindi na ikabit kasi yung dimension ng wallpaper kulang. Kapos siya. Baka ngayon ipapakabit. Okay. Kararating lang natin. Ayan. Gamit pa rin lang ano natin, bike natin. Nag-bike pa rin tayo. Araw-araw pa rin tayo nagbabike. Ayan. Kasi hindi tayo marunong mag-drive. Tsaka wala tayong sasakyan. Ayan. Karamihan kasi ng mga Pilipino rito may mga sasakyan. Pero yung iba nagbabike din. Pag hindi nila afford yung ano, yung sasakyan mo, yung pambili. Yung malalaki na sahod naman kayo na, pag may sasakyan na. Hopefully, maka-provide din tayo ng ganun para hindi tayo mahirapan gano. Kasi mahirap pag-bike eh. Kukuha ka pa ng lisensya rito, mag-exam ka pa. Ayan. Pero kung meron ka ng lisensya siguro sa Pilipinas, pwede mo lang i-ano rito. Ganun yata yung proseso, pero mag-exam ka pa rin. Para makapag-drive dito. Hopefully, maka-provide tayo ng mga ganun. Kasi mga gamit natin, nahirapan tayo siyempre pag yung bag natin, pag mabigat, maraming laman. Pag mag-bike tayo, mahirap, diba? Mabigat siya, kapagod. Malaki sa likod. Okay. So, yan. Yung nga pala, nung nakarang vlog natin, yan, napag-usapan natin yung cost of living rito sa Cayman Island. Yan nga, nabanggit ko yung mga paupahan dito, no? Yung pinakamababa, $300 yan. Tapos, pataas na. Depende sa room na o sa bahay na upahan nyo. Tapos kung ilan kayo sa isang bahay, no? Kasi dito, mga kwarto-kwarto eh. Depende kung ilan kayo sa kwarto. Kung magkano yung upa, yun pag-hati-hatihan nyo. Kaya lugi kayo kung konti lang kayo. Kung halimbawa 1.5 yung ano, halimbawa 1.5, kung tatlo kayo, tagbo kayo 100 kayo sa isang kwarto. Pero kung marami kayo, 5, tag-300 kayo, di ba? Medyo mababa yung ano, yung upa pag marami kayo. Ayan. Ayan, okay. Ayan, pag-usapan naman natin yung ano, yung pasahod dito sa ano, sa Cayman Island, no. Compare natin sa sahod natin dati sa Saudi Arabia, Middle East. Ayan. Nung nasa Middle East ako, bago ako umalis doon, yung sahod ko nasa 2.5 na. Kung ko-convert natin yun sa peso, nasa 35,000 na. 35,000 lang. No? Tapos, babawas pa rin siyempre yung pagkain, mga panggastas mo. Ang malinis ko lang napapadala noon, nasa 25,000. Pataas na. 20,000, ganyan. Malinis. Kaya maliit lang no, sa isang buwan. Dito naman, sa Cayman Island, ang pinaka-minimum na pasahod rito, $6 ang minimum na pasahod. Pero pag skilled worker ka, ang starting, nasa 9 pataas. Yan. Ang sahod natin dito, $9 yung sahod natin, starting natin. Pero hopefully, mag-increase naman yun. Kasi may increase naman daw eh. Sabi nung kasama ko rito, yung nauna. May increase naman. Kahit pa paano, siyempre. Ang palitan nga pala rito yung sa Cayman Dollars, 64.
Ayan, kwentahin nyo na lang. Ayan, ang sahod natin $9 per ora yung sahuran dito. Yung oras, per ora yung sahuran niya. Ayan. Medyo mataas yung parahod rito para sa Middle East, siyempre. Kaya lang, ang sabi ko nga, di ba, yung cost of living naman mataas. Siyempre yung bayad sa renta, tapos sa mga utilities, sa mga gastusin, sa pagkain, di ba, babawas yun sa ano mo. Ayan. Sa kaso ko, yung sa rate ng sahod ko, hindi pa ako nakapagpadala ng fix talaga eh. Hindi, actually, di pa ako nakapagpadala sa amin, pero nakasahod na ako. Hindi pa ako nakapagpadala. Kumbaga, inipon ko pa kasi hindi mo tayo makapagpadala kagad kasi marami pa tayong bayarin, di ba? May kinakaltas para sa akin dito sa office. Na no, yun sa pamasahe ko nga, di ba? Kasi salary deduction yung pamasahe ko. Ayun. Malaking bagay yung binigay nilang option sa akin, yung salary deduction. Kaya lang, siyempre, kakaltas sa sahod yun. Yung mga kinakaltas nga pala rito sa sahod, pag ano, yung meron kasi ditong man eh, pension, tapos merong insurance. Ayan, kumbaga, ano yun, ano ng gobyerno yun. Kumbaga, regulasyon ng gobyerno yun para sa mga ikatrabaho rito. Kailangan uhulugan ng amo yung pension mo, tapos yung insurance mo. Self insurance yun. Tsaka sa pension. Hati kayo sa pension, hati kayo ng amo mo. Buwan-buwan kinakaltas yun. Kumbaga, kung $100 yung pension, 50-50 kayo ng amo mo. 50 sa'yo, tapos 50 sa amo mo. Yun sa pension. Di ko lang alam kung anong proseso nung sa pension, kung kailan mo kukuha yun. Pari sabi eh, retirement daw eh. 50, hanggang 55 yata yung retirement ng ano. Makukuha mo na yung ano, yung pension mo. Pag nag-retire ka na dito. Diba? Kaya kahit pa paano, pag nag-retire ka na, balak mo lang mag-for good, may makukuha ka galing sa ano, sa pinag-ipunan, pinag-arapan mo. Bali, yun ang pinaka-pampuhunan mo na pagdating sa pinag-ugin mo, siyempre. Diba? Mas maganda rin, diba? Tapos sa health insurance naman, mabayaran mo rin yun monthly. Tapos, yun ang gagamitin mo pag, halimbawa, magpa-hospitalize yan. Ayun ang gagamitin. Kasi pag wala kang health insurance dito, malaki yung ano, bayad sa mga hospital. Tsaka sa mga gamot, mahal. Kailangan na yun talagang health insurance. Pinoprovide yun talaga dapat. Okay. Yan. Okay mga boss. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood at pagsubaybay. Comment nyo lang yung ano, gusto nyo pang pag-usapan natin tungkol dito sa Cayman Island. Nasagutin natin sa abot natin mga kaya. Diba? Okay, maraming salamat and God bless us. So, ingat po tayo lagi.